Mr. Espinosa, ano? Nung ikaw ay sinundo ni Retto General Bato de la Rosa, sakay ng kanyang Land Cruiser, di ba? Yes po, Mr. Chair. Sabi mo sa sayo mo sa amin dito na ikaw ay nasa likod at napapagitnaan ka ng dalawang pulis. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. At pagkatapos niyan ay nag-usap kayong dalawa. Ang dalawang pulis ay pinalabas sa loob ka ng kotse, correct? Pwedeng ulitin po, Mr. Chair. Ang banggit mo ay kinausap ka ni General Bato doon sa loob ng kotse ba? Oo, doon po sa loob ng sasakyan, Mr. Chair. So pinalabas na yung dalawang pulis, kayong dalawa na nag-usap? Hindi po. While nag-moving kami, nagsasalita siya. Nagsasalita siya? Mr. Chair. So andun pa yung dalawang pulis? Andun po. Nabanggit mo rin na yung nanay mo nandun? Yung nanay na nandoon, doon po yun sa EIDG na opisina po. Okay. Kung saan ako naka-detain. So inulit ba ni General Bato ang utos niya sa'yo? Opo, Mr. Chair. So ibig sabihin, ang unang utos niya ay ginawa niya nung nasa kotse kayo? Opo, Mr. Chair. Pangalawa, inulit niya to doon nung naka-detain na? Opo, Mr. Chair. Narinig lahat ito ng mami ko at kapatid ko. Sinong mami tinutukoy mo? Yung mami ko po ay si Salipa E. Espinosa at yung kapatid ko na si Mariel E. Espinosa. O, inimbitahan po namin dito yan para mag-testify kung tama po yung, kung makorroborate po yung inyong sinabi. Ano po? Opo, Mr. Chair, pero may hilingin sana ako kasi may nangyari kasi sa nung kami ay papunta dito, may nangyari sa airport. Nihangyo ra ko sa ako ang parente nga ubani ko ninyo sa kay mad na ko imbitasyon sa Congress. Gidana ko sila nya kanang mga tawhana puro na naay pusil. So pag abot na mo sa airport na pagdating namin sa airport hinarang po kami ayong mga kasama ko. Yung baril nila kumpleto po yun ang papel, may PTC, may LTAP at may permit to carry. At sinabi ng airport police na rebook na daw yung mga baril nila. So nagkaroon ako ng kaba kung bakit timing. Ilan yung kasama mo? Walo po. Walo kasama yung mami mo at kapatid mo? Hindi. Hindi. Itong pagpunta ko ngayon dito ba, Mr. Okay. Chair? Okay. Ang sabi niya, Chairman na Abante, is that nung papunta siya rito to appear before the quad, may kasama siyang mga kamag-anak niya na lahat ay merong LTAP, no, yung license to own and possess yung firearms at saka permit to carry. Pero may nangyari raw dun sa airport na kung saan sila nag-take off. No? Ang sinabi ata ay na-revoke yung kanilang LTAP, no? Yung LTAP opo, ng mga armas. Pag-imbitahan po sila yung mama at kapatid ko, hilingin ko po sa Quadcom ang seguridad at security ng pamilya ko po. Kasi, Mr. Chair, we can promise that, correct? Yes, we can. We can promise that. At magsabi na maghiling na rin ako sa inyo kasi nasabi ko na sa Mr. Chair, pwede matanong sa PNP kung bakit nangyari na ganun na
biglang hinold yung mga baril ng mga kasama ko na kompleto naman sa dokumento. At humihingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Mr. Chair, we can provide that, correct? Yes, we are making arrangements right now as requested by the lawyers of Mr. Espinosa. Bigyan na ka namin ng feedback maya-maya. Salamat po, Mr. Chair. Okay, so pagkatapos niyan, you could be able to bring with you your mommy and kapatid, no? Yes po. All right. Sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na sinabi na aminin mo na ikaw ay drug lord, correct? Yes po. Pero hindi ka drug lord? Hindi ako po drug lord. Naging addict lang ako. Okay. Ibig sabihin, ikaw ay user, hindi user. Ka drug lord. Opo. Tama po. Gusto kong tanungin ang PIDEA, no? Yung PIDEA, nakalagay pa ba siya sa listahan na siya ay drug lord? O tinanggal nyo na? He is still listed, Mr. Chairman, Your Honor. So, naniniwala kayo na drug lord siya? Can I just be clarified? Go ahead. Your Honor. Yes. What I was trying to explain, Your Honor, was that of course, we know now that there were and there are three lists. The first list, the second list, and the third list. In the first list, the names of the father and son are already listed as drug lords. This list, this first list was not validated yet when it was first presented. However, after the August 2020 listing, Can I just confirm my intel? Yes, sir. After the August 2020 listing, which is now the third list, that list was later on starting to be validated. Kasi po may process, Your Honor. Ed. Was it amended? No. Only names, validated? No. When it is validated or when it is being analyzed, Your Honor, that list, there are three recommendations. One, once a name is delisted. Two, the name is placed on suspense file. And three, it is going to be retained. The names of the Espinosas remained in that list, although later on, the father was now negated. Neutralized. Negated, Your Honor. I'm sorry, I don't have to use the word neutralized. So it means that Mr. Kerwin is still active in your list? Yes, Mr. Chairman. Is he being investigated? We are monitoring him. Is he under surveillance? Yes, Mr. Chairman. Okay, Mr. Kerwin, narinig mo? Yes po. So anong gagawin mo ron para ma-clear yung pangalan mo sa list? Mag-request ako sa ating kapulisan at sa PIDEA, maglagay sila ng detachment doon sa gilid ng bahay ko at ako ang mag-provide ng pagkain po para ma-monitor nila talaga ako. Oh, hindi lang yun. Can you not ask your lawyers to do something about that so that your name will be delisted from the PIDEA list? Because he's still there. And as long as your name is still there, you'll be monitored and surveilled upon and later on be investigated. Hindi lang po yun, Mr. Chair. Pati yung buhay ko, namimiligro pa rin. Okay, let me ask the lawyer, attorney. Tama ba yung nabanggit ko? What can you do something about that to delete his name kung talagang hindi na siya drug lord? Kasi sinasabi niya, hindi na siya drug lord eh. So what should he do for him, his name to be delisted from PIDEA because he's still active? Doctor na ba, Mr. Chair? Yung ang alam ko po dyan, just like the ordinary drug watch,
or yung sorry, drug list ng ordinary PNP, watch list, or listing ng PDA or NBI, that is internal policy po nila yun eh. Memo nila yun according to Intel report. But I think the PDEA should look into the number of cases that were dismissed, which were based only on information related by coerced witnesses who never testified in court. Na-file po yung mga kaso kay Mr. Espinosa based on the affidavits of detainees and confession. Wala pong independent relevant evidence about the drug activities. Yeah, well, there might not be, but still, officially, he is in the list. I would not know if there is such thing, Mr. Chair. Are you not going to do something about it for him to be delisted? We will try. If indeed, hindi ka na drug lord. Am I right? Hindi ka talaga drug lord. User ka lang. Opo, Mr. Chair. Hindi ka na gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po. Napansin ko, meron kang tato. No. Oo. Ano meron po akong tato. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po, dito lang sa braso ko. Kailan ka nagkaroon yan? Nung nakulong ako last 2008. Nung nakulong ka, user ka pa? User po ako doon. Pero talagang sinasayang mo ngayon, dito sa committee ito, na hindi ka drug lord. Yun ang gusto kong malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una sir, yung declaration niya sir na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam nun sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa'yo, dahil personally, kilala mo siya eh. Pangalawa sir, sa Senado po sir, during the time na nag-senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. Kailan niya inamin? Nung Senate hearing, sir. Well, inamin niya. Way back 2016. Inamin niya sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong testimony, di ba? Yes po, Mr. Chair. Now, let me ask you a question now. Batay dun sa sinasay mo, Colonel Marcos, no? Yung testimony mo sa Senado ay ayon sa sinabi sa'yo ni General Bato po. Correct. Opo. Ngayon, dito sa amin, iba na ang testimony mo. Opo. Yes, pakisabi mo Mr. sa amin, Chair. Sa taong bayan, kung dapat kami maniwala sa iyo. Ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan yung testimony mo sa Senado. At ang dapat paniwalaan yung testimony mo rito. Para sa taong bayan, kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, may nangyari na pananakot, may fear sa buhay ko. At pinatay na ang papa ko on that time noong hindi pa ako nag-testify sa Senado. Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganun. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisahin mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado
Ay si General Bato de la Rosa. Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado. Hindi katulad dito na nandito ako sa Quadcom ngayon, wala pong sino man na sa akin, nag-udyok, kundi ako ang sarili ko dahil nakita ko sa TV na marami nang lumulutang at na-feel ko ngayon sa panahon na yon na talagang inusisa ang AGK sa ating bayan. Marami. Kasi, alam mo, Mr. Kerwin, sasagutin yan ni Senator Bato eh. Oo. Oh, pupunta siya ng media para sagutin niya at sabihin niya lahat na mali at kasinilingan ang sinasabi mo. Hindi lang yun ha. Marami siyang DDS trolls eh. Na ibabas ka, ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano maasahan mo doon? Inaasahan ko na yun na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang napanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas sa kay General Bato, sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Paano mo nasabi yan sa palagay mo? Kasi yung itong mga nangyari na mga EJK, kampante ang mga kapulisan maliban lang sa mga matino na pulis na dadamay sa mga kabalastugan ng mga pulis na hindi nahihiya, na gumawa ng karahasan, inabuso ang kanilang uniforme, na gumawa ng patayan dito, patayan doon, parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga drug related. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa patayan, sa extrajudicial killing. Okay. Palagiwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas, lahat ng DDS troll, titirahin tayo. Tama. Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila, Mr. Chair. Colonel Marcos, pakilagay nga sa ating LED monitor dito yung picture na ipinalabas ng ABS-CBN News na ang title ay Cop Called Soko Before Espinosa Was Killed. Pakilagay nga po dyan sa ating monitor. Ito, nasa pahayagan po ito, no? Ang sinabi po ng ABS-CBN News, tinawag yung Soko bago po siya patayin. Oo. So, ano masasabi niyo rito, Colonel Marcos? Yes, Mr. Chair. Ganito po yan. During the presentation in the Senate,
May pre-present po kasi yung CIDG na presentation. Teka. Hindi, I'm not referring to the presentation of the Senate. I'm referring to this news issue. Totoo ba ito na merong soko na bago pa pinatay si Mayor Espinosa? Yun ang gusto kong tanong dyan. Hindi po totoo yan, Mr. Chair. Na-refute na po yan kasi nagkaroon po ng misunderstanding tungkol po doon sa oras, pero na-verify din po ni chairman ng committee doon sa Senate na based nung makuha nila yung CCTV sa DPWH, during that time, nakita nila yung truss. Ano ko, sir? Eh, wala na nga CCTV, Mr. Kerwin. Di ba? Ang testimony mo, walang CCTV mismo. Nandoon sa pangyayari. Yung mga witness doon sa loob, sinabi na tinanggal CCTV. Yung hard drive, pinatay. Sino nagtang hard drive? Yung mga operatives po. So, Colonel Marcos, nagay mo ito sinabi ni Mr. Kerwin o hindi? Ito po, sir, na wala CCTV po sa loob na. Yung referring to the CCTV on the adjacent building WH. Yun po yung kinuha po na CCTV. Doon sa pagpatay mismong lugar, Mayor Espinosa, iyong binabagin na totoong walang CCTV. Wala pong based doon, sir, sa investigation, sir, ng IAS, kasi nag-conduct sila ng investigation doon sa area, na find out nila doon sa logbook ng Baybay City Jail that the CCTV was under repair, sir. Nakasa logbook po yun, sir. Okay. Kaya po wala pong CCTV sa loob. Okay. Ngayon, Colonel Marcos, ilang pulis ang dapat humuli kay Mayor Espinosa? Ilang pulis ang pumasok doon sa selda? I believe, sir, 19 kami, pero yung pumasok, sir, isang team lang. Nasa labas po kami. Nandun ka? Nandun ka? Nandun po ako, sir. Ibig sabihin, ikaw ang leader? Yes, sir. Okay. I supervised the operation, sir. You did. 19 ang pulis, pero yung pumasok ilan? Around 7, sir. 7? Yes, sir. Kasi joint namin yung Maritime Group. Yung Maritime Group, sir, na kami na nipag-join operation, outside perimeter security lang sila, sir. At naka-full battle gear kayong lahat? We were armed with M16 and our service firearms. Ayun, sir. Oo. Opa. Full battle gear kayo, 7 kayo, pumasok kayo para arestuhin ng isang tao. Sir. Opo, sir, pero hindi ako kasama sa pumasok, sir. Ang alam ninyo na merong merong tinatawag na agreement itong mga jail guards with the late mayor. Totoo ba yon? Yung po ang information, sir. Pero hindi nyo inaresto yung jail guards? Bali, sir, nung in-implement namin yung search warrant at pre-present po doon sa gate ng Baybay Provincial Jail, ayaw po kami papasukin. Ang ginawa ng jail guard, nagkunyari lang, sir, na bubuksan niya, sir, yung padlock. Pero nung pinasok niya, sir, yung susi, binali niya. So there was an intent to not let us in. So we used a reasonable equipment, yung bolt cutter, para po putulin po yung kadena ng gate. So we were compelled to restrain them. Kaya po namin sila pina-face the wall, kaya po namin kinuha yung armas nila kasi we don't want anything to happen between us. Kasi yes, baka mamaya anong maisipan, sir. You were, sir, compelled to restrain them. Yes, sir. Kasi, but you are not supposed to kill Mayor Espinosa because he has constitutional rights that you must observe as police officers. Am I right? Based po sa circumstances, si Major Laraga po makakasagot yun, sir, kasi teka. Siya po siya pumasok. Antun kay, you were there, you were leading the team. Yes, sir, I was there, but what I'm saying is, binayolate ninyo ang constitutional right nung inuhuli ninyo, whether he be a drug lord or whatever
he is, meron siyang constitutional right. Am I right? Yes, sir. We always do that. And you ought, no, you're not doing it. And you ought to respect that. Ihi mong sabihin sa akin, kahit meron kayong compelling reason to have a search warrant, that you should respect the constitutional right of any person, because even a suspect is presumed innocent until proven guilty. Am I right, Colonel Marcos? Yes, sir. But circumstances... But you did not observe that, Colonel Marcos. It was Major Laraga, sir, who made the shootout. Don't put the blame to somebody else. You were the one leading the team. Do not put the blame on somebody else. Ang isa... Hindi mo sabihin, dahilan sa underclass mo si Major Lara, pinpoint mo that he is to blame for this? My clear instruction, sir, is to arrest Mayor Espinosa and Raul Yap. That was my clear instruction. So that's your clear instruction. Yes, so, sir. Nung napatay itong si Mayor Espinosa, anong ginawa mo kay Major Lara? I asked him what happened, sir. So anong ginawa mo sa kanya? Tinanong ko siya, sir, bakit nagkabarilan sa loob? At tinanong mo lang. Ngayon, sabi niya, sir, lumaban, may baril daw, sir. Eh. Oh, hindi mo kinuha yung baril niya, hindi mo kinuha yung tsapa niya, o kaya naman, tinanggal mo siya sa posisyon. Hindi mo ginawa yon. Hindi po, sir. So, my goodness, you're going to blame your underclass, Major Lara, na pumatay doon. Alam mong mali ang ginawa niya. That's why you're pointing him, eh. Alam mo mali ang ginawa niya. You should have arrested him. You should have removed him from his opposition. Sapagkat yan dapat ang ginagawa ng police. Am I right? Yes, sir. But I believe Major Laraga has to defend himself. I ask Attorney Neri, kung halimbawa biniblame niya si Major Lara, okay, hindi siya, samantala siya ang leader ng team. Anong dapat ang ginawa ni Colonel Marcos kay Major Lara? Under the rules, Mr. Chair, dapat pinaimbestigahan niya. Kasi the claim of self-defense is not something na iabsuelto ng higher up niya. Meaning to say, ang pwedeng sabihin ni Colonel Marcos, sorry Major, sa ilalim ng batas, inamin mong pinatay mo, ang sabi mo nag-self-defense ka, kakasuhan ka namin, ilabas mo na lang sa korte yung depensa mo. But ako, as a colonel, I am not a judge, I am not a prosecutor, I have no power to absolve you. So there is already probable cause, Mr. Chair, na may nangyaring pagpatay. Inamin, Mr. Chair, eh. So kasuhan mo na lang. And that's the DOJ opinion in many instances of claims to self-defense. Kasi otherwise, Mr. Chair, kung ang isang koronel o sino man ay magsabi, self-defense pala nalabag, okay, di ang mangyari sa buong Pilipinas, Mr. Chair, ganun-ganun na lang, na anybody can just claim self-defense. But the rules and the laws require that the PNP should file a case against any of its officers, inquest nga, Mr. Chair, under the rules of engagement, and let the defendant answer the accusation sa court, and if na-prove niya na self-defense nga talaga, then he could be acquitted. But the colonel or the general or senator Bato or anybody, even the president, cannot absolve any police officer who killed somebody on the mere say-so of that police officer na self-defense ang ginawa niya po. Mr. Chair, did we invite Major Laraga here? Comsec, inibito ba natin si Major Laraga? Wala, ano? We would like to, I'd like to make a motion to invite him in the next hearing. Comsec, please take note of the request of Congressman Abante and kindly wrap up, Congressman Abante. Colonel Marcos, do you agree with the statement of Attorney Neri Culminares? Meron po, Mr. Chair, pinafollow po ang PNP na police operational procedure. Not within the police procedure, Colonel Marcos. Do not
Do not make me ignorant of that. Iyon sabihin, procedure ninyo na meron kayong search warrant, papasukin nyo ang selda, papatayin nyo yung tao, ganun ba yung procedure? Wala po akong instruction, sir, na patayin. Ang sabi ko, arrestuhin, sir. Wala po akong instruction kung na patayin. Kung yan ang sinabi mo to restrain them, nakita mong pinatay, you should have done something to the policeman that killed Mr. Mayor Espinosa. You should have done something. Pasensya na po, sir. But you did not do anything. May sabi ko nga po, sir, based on procedure sa PNP, wala naman pong sinabi na arestuhin ko yung kasamahan ko na nakapatay during police operation unless na there is probable cause that he made it with intent. Kumbaga, may intention talaga siyang patayin. CHR, so you believe that the policeman violated his constitutional right and they are guilty of a human rights violation? Your Honor, yes, it is the stand of the Commission per its resolution in 2018 that Sir Marcos, as respondent in the case of the then mayor, now deceased Mayor Espinosa, violated the human rights of Mayor Espinosa due to the death resulting from the operation that they conducted inside the jail, Your Honor. I hope, Mr. Chair, DOJ is listening and that we would like to request that an investigation should be done on the killing of Mayor Espinosa to the policemen that did it, Mr. Chair. Last question na lang, na 27,000 per day ang bayad. Totoo ba yan? Hindi po. Wala hindi. Pong nangyaring ganun, ah, Mr. Walang, Chair. Wala nangyaring ganun? Oo, wala po. Nasasabi ka ng pero, totoo? Totoo na sa hospital ako, noong December. Sa hospital? Sa St. Luke's? St. Luke's. Uh-huh. Ang gumastos po sa akin, yung kapatid ng papa ko na nandoon sa States, kasi siya ay isang CPA lawyer po. May kakayahan siya. Siya ang gumastos sa akin. Siya ang nagbayad ng 27,000 a day. Yes po. At doon sa ospital, ikaw ay nagpagmadyong sa mga police officers. Wala pong madyungan doon, Mr. Chair. Pwede ka naman magdala eh. Ah. Bihira ka naman. Pwede ka naman magdala ng madyong, di ba? Pwede hindi. Amen. Hindi ako makapag-galaw-galaw nung panahon na yun, Mr. Chair, kasi yung braso ko inoperahan. Oh, so, ibig sabihin, itinatanggi mo itong allegation na ito? Opo, Mr. Chair. Eh, kung meron magpatunay nito na totoo yung... Sige, okay lang po, Mr. Chair. Kung ipatawag namin yung magpapatunay dito. Opo, Mr. Chair. Oo. Opo. Cross my heart. Padala, Mr. Chair. Mr. Chair, yun lamang. At para tayo po ay pumunta na sa ating pangalawang round. Okay. Thank you, Congressman Abante. So, tapos na po yung ating interpellation kay Mr. Kerwin Espinosa. But pwede bang, Kerwin, upo ka lang muna dito with your lawyers while we ask the extrajudicial killing victims, the families, no, of the victims of the EJK, and may we know their names too, Congresswoman Arlene and Congresswoman Franz. Who are these people that we are inviting for our hearing today? Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it's Ms. Raquel Lopez. Ms. Raquel Lopez po, pwede yes. Po kayong mupo dito. Anak niya po si Rabi Lopez. Mr. Chair, can we invite all of the loved ones of the victims to just sit here in front? And maybe
the others would be able to join us here if they're downstairs. Mr. Chair, yes, meron pa pong 26 na nasa baba ngayon. Yung iba po kasi ay after the mass ay na umalis na at umuwi. Yung iba po ay natitira pa sa baba. So there are about 26 doon sa baba. Okay. Na pwede pong umakyat. Sino po ang nandirito ngayon, Congresswoman Rosas? It's Miss Raquel Lopez, tapos si Baby Rosales, and si Rodrigo Bailon po. Yung si Tatay Bailon, yung merong 9 years old, si Lenin Bailon, yung kanyang anak na namatay, na pinatay. Okay, Mr. Chair, I also would like to call Colonel Garma and Colonel Patay right in the seeming hot seat. Colonel Patay and Colonel Garma, Paige, paki-assist mo nga si Colonel